So ayan, mga besh, mga memsh, I visited Pag-ibig. Akala ko dito ko matatagpuan ang true love ko, pero hindi pala. Nandito ako ngayon sa SM City, Pampanga to watch Hello Love Goodbye. May mga lugar na pang matagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. Pero parang sa tao rin yan. May pang matagalan. At may dumadaan lang para turuan ka. Pero minsan, besh, tumingin na siya. Hindi ka lang nakatingin. Iba kasi tinitignan mo eh. Oh my God, Alden, here I come! Yung pinagkakaguluhan ngayon na movie, and I'm going to make a review at reaction na rin. Abangan ninyo sa channel ko yun. So yun guys, papasok na ako sa cinema and see you later! Mga memes, welcome back dito sa aking channel. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, tapusin mo lang ang video vlog na to bago mo i-hit ang like, ang subscribe button, at ang bell notification icon. Para naman, bongga na. So, eto na nga, dahil ipinangako ko sa inyo that I'm going to make a review at reaction na din para sa pelikulang Hello Love Goodbye. At mangyayari na yan right here, right now. So, pag-usapan natin ang istorya ng pelikulang Hello, Love, Goodbye. Hindi siya ordinaryo, pero hindi rin siya ganun ka-espesyal. Kasi maraming pelikula na ang nagtampok sa mga sacrifices at paghihirap ng mga OFW natin na tinagurian natin o tinatawag natin mga bagong bayani sa panahong kasalukuyan. Pagdating sa kwento, para itong movie na to na limitless sila na ipakita nila talaga na yung mga normal na pamumuhay ng mga Pilipino sa Hong Kong. Pangalawa, yung bayanihan na nabubuhay pa rin at naipapakita pa rin ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa nila or nasa ibang bansa na sila, yung mga discarding Pinoy na tinatawag, yung pagmamahal natin or kahit man lang na malasakit na tinatawag natin sa kapwa natin Pilipino sa ibang bansa. Talagang nandoon. Kapag sinabi na nilang kabayan, kababayan, parang bumabalik tayo dun sa pakiramdam na we're home. Parang ganon. Tapos, ano pa, yung kwento ni na Ethan at Choi, talaga naman inabangan ko dito kung talagang magkakatuluyan na ba sila or talagang it's not a happy ending. So, lahat ng in-expect ko before I watched the movie, nangyari naman. Hindi ako binigo ng Star Cinema dahil naipakita at nailahad naman nila ang kung ano talaga ang nangyayari sa tuloy na buhay sa mga OFW natin abroad. So, ano pa? Yung movie, sabi nila kumita ito ng 33 million on its first day. Tapos, umabot na nga sa 750 million on its second week. Parang papasok na ang third week. At pinipilahan pa rin ang pelikulang ito. Sa lahat ng hindi pa nakakapanood, lahat ng ine-expect ninyo mangyayari sa pelikulang ito, at hindi ko inaasahan na dahil sa mga trailers and promotion, eh, kung hindi rin ikaw ang theme song, tapos bigla pang susulpot pala yung isa pang kanta ni Moira, talagang nakakaiyak. Sabi nga ni Joy, kung talagang mahal mo ko, bakit pinapapili mo ko?
At some point, nagkaroon din ng chance na parang naging selfish yung both characters, sina Joy and Ethan. But at the end, parang yung pinaka nagsakripisyo para sa kanilang pagmamahalan si Alden ito. Napakahirap talagang isipin na pakawalan yung isang tao, alam mo na minamahal ka at mahal ka rin niya, pero hindi kayo pwedeng magsama ngayon. Pero we're hoping that there will be a second chance for the love parang na Ethan at Joy. At parang nakakaamoy na rin ako ng part 2 dito. At kung meron man, I'm going to watch it. Talagang aabangan ko yan dahil ang bagong love team ni Alden Richard at Catherine Bernardo talagang tumabo, minahal ng mga Pilipino dito sa loob at labas ng Pilipinas. Kaya naman, sa lahat ng hindi pa nakakapanood ng Hello Love Goodbye, hindi masasayang ang 220 pesos ninyo para masaksihan nga ito talagang pelikulang ito na napapanahon na rin kasi sa lahat ng mga OFW na lumalabas para magtrabaho dito sa ating bansa, parang mga millennials na ang character ni na Alden Richards at Catherine Bernardo na sina Ethan at Joy talagang naglarawan kung ano yung talagang normal na nangyayari sa tunay na buhay ng mga OFW na nasa abroad nga. At yung mga sacrifices nila para sa pamilyang na iwan nila dito sa Pilipinas. At patuloy pa rin mangangarap at mangangarap ang bawat Pilipino na umasenso sa buhay dito sa Pilipinas o sa abroad man. Talagang hindi mawawalan ng pag-asa si Juan de la Cruz na makita ang kanyang mga pangarap. Kaya sa lahat, mga kapamilya, mga kapuso, ang pelikulang ito, kalimutan na muna natin kung saan nanggaling si Alden, kung saan nabibilang na network si Catherine Bernardo, as long na mapanood natin at makagawa tayo ng ganitong mga kwento, suportahan natin ang ating pelikulang Pilipino, mga kababayan, dahil ito ay nagiging inspirasyon hindi lang para sa akin, hindi lang para sa iyo, kung hindi nagiging inspirasyon na rin ito para sa mga millennials, para sa mga kabataan, para mamulat na rin sila sa napakaagang panahon kung ano nga ba ang realidad, kung bakit umaalis nga ang mga magulang nila, ang mga kamag-anak nila going abroad para nga masuportahan ng pamilya at para mailagay sila sa magandang buhay. At mga besh, mga mems, if you haven't subscribed to my channel yet, finish this video and click the like and subscribe button at ang bell notification na rin para talagang dumami na ang ating subscriber at makagawa pa ako ng marami pang vlogs. Thank you so much sa pagsama sa akin sa review and reaction ng pelikulang Hello Love Goodbye. And if you haven't watched this movie sa theater, pumila na dahil hanggang ngayon pinipilahan pa rin siya. Worth it ang maglabas ng 220 pesos para sa mahigit kumulang na 2 oras para sa pelikulang ito. Thank you so much and good morning sa inyong lahat!